Wednesday, mga ka-project, for today's project, magkakabit tayo nitong seatbelt strapper. Ang brand dito ay Zoom. Kabit natin dito sa bike na ito sa Speed 1 Commander. Spotin mo natin, guys. Mas gasing natin, strapper. So, yun, yung Zoom. Seatbelt strapper. Okay lang. Good. Sakto. Pwede doon, isagad. Pero kung mataas na ng mga rider, tatas lang natin. Okay. Testing muna natin. Tapos ito yung cable. Kasama na din hose, cable. Yung bali, sasalpak na lang talaga. Ayun na doon sa dulo nitong dropper. Tapos ito naman sa handle bar kakabit. Walang frame ito guys, talagang merong daanan ng cable. Nakadesign siya para sa mga seat post dropper. Kaya kung mag-upgrade kayo, check nyo muna kung pwedeng lagyan yung mga frame nyo. Yung iba naman ginagawa DIY, bubutas dito sa parte dito para makapasok sa loob. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyo talagang lagyan ng seat post dropper yung mga bike nyo. Tapos dito siya papadaanin sa may butas pa dito. Ito yung sa bali sa FD dapat ito. Tapos dito sa butas na ito sa kanan. Dito natin kakabit yung remote nitong seatpost dropper. Ito. Lagi sa kaliwa. Tapos tanggalin natin itong yes. Simulan natin itong handle grip. Matigas yung handle grip niya dahil silicone, makapit ito. Kapag ganito guys yung handle grip niyo at di matanggal, ganito lang gawin niyo. Wala kayo ng maliit na alin. Tapos higyan natin ng langis para buwag. Narito na sa may bando. Tigas! Ayan. Tanggal na guys. Bisa talaga ang langis. Ito na guys. Bunutin natin itong cable. Ito hindi pa nakahigpit to. Narito yung kanyang lock. Ito. May allen din siya na tornilyo. Galin natin. Mamaya natin ilagay. Bago natin ilagay yung remote, tanggalin muna natin dito yung preno dahil nasa unahan itong remote. Ito muna. Ilagay na natin. Saan natin ilalagay yung preno, lever. Tapos balik na natin itong handle grip. Ayan, ito natin siya purpose to. Sipitan na muna natin ito. Lapitan natin sa ano, sa preno. Millimeter alin itong gamit yung panghigpit dito. Ito guys, tanggalin natin itong cover. Ito. Gamitan natin ng 2 millimeter alin. Counterclockwise lang pag aalis. Tanggalin natin. Dali lang siyang tanggalin. Dito natin papadaanin yung frame. Dito natin umpisan sa ilalim. Akyat. Patasin natin yan.
sa pangalang natin dito sa taas. Ayun, nakakita ko na. Andun na siya sa tapat. Tapos silusot lang uli natin dito sa yung lock nito. Tapos balik na natin yung bolt dito sa loob. Guys, cable ilalagay natin dito sa likod dito, tapos susuot natin dito sa butas dahil meron nakaharang ito. Alisin muna natin ito. Okay lang naman tanggalin natin dahil hindi na maapektuhan itong ating cable housing dahil nakapasok na siya dito sa frame. Mas madali na ilagay itong cable. Unutin muna natin itong cable. Kasi papasok natin yung cable housing dito. Tingnan na natin yung seat post. Papalabasin muna natin siya sa ibabaw. Kaya tulak muna natin pabalik ito. Nakalabas na guys dito sa seat post. Nakabit na muna natin dito sa dropper. Ito ang dulo nito. Kasama yung cable. Kakabitin natin tong cable dito sa dropper. Ito ang kakalasin muna natin, hugutin natin para makita natin yung pinilalagyan ng cable. So ganito rin din kung magpapalit na kayo ng cable nyo kapag hindi na nagana, pag matigas na. Ito isasabit lang natin dito sa yan, ito. Yan na naman nakalagay na nakabang na doon. Tapos ito may tray dito, ilalak natin siya. Yan. Tapos yung spring. Kaya sa loob. Yan, dapat nasa loob yung spring. Tapos saka natin nititer dito. Yan, dapat yan. Tapos hilahin nyo, yun. Nabalik na siya. Umaangat. Tapos babalik na natin siya dito sa dropper. Clockwise lang ang higpit. Tapos higpitan lang natin ng katala. Pinsan na natin itong cable sa loob. Pasok muna natin. Hilain natin maigi para sumagad dun sa stopper niya. Tapos ibababa ulit na natin itong cable. Dahil lang natin sila alin. Wala na hold. Nakabawsit ka labi na regular. Tapos
guys, kakapitan natin sa remote itong dulo. Ito, ilagay muna natin. Ito yung adjasan kapag ka medyo maluwag yung ating cable. Shoot lang natin. Tapos lagay natin dito. Shoot sa butas. Tapos dito meron kayo. Ito yung sinapasukan ng cable. Yan. Sa butas na maliit natin ikakagay. Natin. Silahan na natin pa ba? Ayun. Dapat batak na batak ito. Saka natin siya higpitan. Dito meron ditong bolt. Ito yung umiipit sa cable. Higpitan natin. 2 mm itong alin na ginagamit kong panghigpit. Tingnan natin kung gumagana. Gumagana naman guys, maayos. Lalagyan na natin yung saddle. So yun, lalagyan na natin yung bangko ng saddle. Guys, pwedeng putulin natin o kaya pwedeng i-bowl na lang na gano'n. Pero mas maganda puturo na lang tapos lagyan natin ang end cap dito sa dulo para hindi siya mag-iwalay. Ayan, ito nga pala 100 mm yung play niya, itong seat post dropper. Kaya i-adjust na lang dito kapag mataas yung rider. Iangat natin ng konti. Okay naman. Gustong cable. Kaya medyo pasok natin ng konti para lumiit. So yun. Ganun lang kabit yung seat post dropper. Basta yung frame nyo ay merong padaanan talaga. Kaya kapag wala at gusto nyo lagyan, yun, magbubutas tayo sa frame. Sa inyo na yun kung gusto nyo butasan yung mga frame nyo. So yun. Maraming salamat mga project. Sana meron ulit kayo natutunan. Sa muli, paalam.